is love, sweet love. Di po ba ang sarap marinig na kung saan eh gusto natin maintindihan bakit merong ganitong mga problema, pero kung tayo ay ano po, nagmamahal. Yun po ang dapat mauna nating gawin. Kung meron po tayong masakit sa kapwa, kapwa natin, sa ibang tao, hindi lang para sa atin, ito po siguro mga matatawag nating prevalent na problema, na o sigalot man, infighting man yan, o hindi pagkakaunawaan, o hindi pagkakasunduan, at lahat ng mga matatawag nating dilubyo, lalo na itong ating hinaharap na pandemya, COVID-19, ay masasagot o ma-resolve ika nga. Ano? At syempre, pagmamahal po ang ating pinag-uusapan, the world is in turmoil, sabi nga nila, and I don't agree with that, pero kasi ang love ang siyang magpe-prevail, then ito pong ating panauhin, tayo ay pinagpala na makakasama natin siya for this episode dahil napaka burning issue ang kanyang ahensya din, ano, matatawag nating burning ang mga issues lalo na sa aspetong droga, at ayaw niya mapahamak. Alam niyo po, ang ating mga kabataan, ang ating, hindi lang kabataan, cross-section of society, lahat po, adults, mayroon nga dyan, matanda na, gumagamit pa rin, ano po. So, yung kanya pong ahensya ay nakatutok yan, ayaw niya mapahamak. Pangalan na pangalan lamang po, eh, pahamak na, hindi po ba? Dangerous. Dangerous Drugs Board. Siya po ang chairperson ng ating Dangerous Drugs Board. So, let's welcome to our program, Sulong na Bayan, ang ating pong ginagalang at pinagpipitagang Honorable Secretary Catalino S. Uy. Good afternoon, sir. Welcome to our program, Sulong na Bayan. This is Loli. Hello po. Hello, Loli. Magandang hapon sa inyong lahat. Pati na sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa nyo. Magandang Tuesday afternoon. Ayan. We're blessed to have you. Alam ko, dinig na dinig tayo sa iba't mga panig ng mundo. Malakas na malakas po tayo sa gitnang silangan. So, hello, hello po dyan sa Jeddah, Riyadh, Qatar, at Dubai. At gina rin po sa ASEAN countries. But more than that, ating pong mga kababayan ay nakatutok ngayon at madami rin yatang itatanong. No? Nakapaghanda sila ng mga questions. So, sasali natin sila. But let's start from the very, very beginning. Parang kanta ni Mary Poppins to. Let's start at the very beginning. For the sake of our listeners and viewers via Facebook, live po tayo ngayon via streaming, kaya dinig na dinig. So, sino po ba or who is retired General Catalino S. Uy? Yes, sir. I'm a retired. Retired na po. Retired police officer sa PNP. Yes. Nag-retired ako noong November 2013. Pero ano yan eh, isa long, medyo mahaba yung time na naging career natin. Okay. Nag-graduate ako sa sa Philippine Military Academy noong 1981. Yes. Initially, mayroon pa kasing Philippine Constabulary noong araw. So yes. I joined the Philippine Constabulary. As a second lieutenant, mga bagong graduate kami, no? Second lieutenant ako. And then, noong 1991, noong naging PNP, nagkaroon na ng PNP, nahiwalay na yung PC, tsaka INP noong araw, eh. Ito ang naging PNP. Okay. So, I opted to join the PNP, up to retirement. So, for 10 years after graduation, military muna tayo kasi INP pang PC nun eh. Yes. And then, for the rest of my, uniform service, nasa PNP na ako as a police officer. So, nag-retire ako noong November 2013 after mandatory retirement yun. Naging presidente si President Duterte na na-appoint naman ako sa DILG, no? As Undersecretary for Peace and Order. Or OIC. Yun. Parang OIC din po eh. USEC muna ako for I think 8 or 9 months. Tapos nung umalis si Secretary Sueno, nag-OIC ako for another 9 months. Parang tagal din. January 2018, nalipat ako sa Dangerous Drugs Board up to now.
2018, which is up to now, 2018, tatlong taon din. Eh, bakit po nyo pinursige itong, or hindi nyo yata pinursige actually, ang electrical engineering course nasa Mapinas? Bago ko naisipang pumasok dyan sa PME, naka 3 years ako dyan sa electrical engineering sa Mapua. Opo, science. Yun nga, maraming ang nagtatanong, bakit hindi mo tinuloy ang engineering? Kasi naka 3 years ka na, sayang din. Eh, sa totoo lang, siguro nung time na yun, hindi pa rin ako talaga decidido kung ano talaga yung bata pa po, hindi pa alam kung talagang gustong Eh, engineering naman, kasi siguro natulad lang ako sa tatay ko, my father. Was an army officer sa engineering. Army engineer siya. So, siguro, yun yung isang... Nakikita niyo sa kanya, somehow. Unwittingly, na-influence ka siya being an engineer at the same time. Army officer. May military din. Meron din. So parang doon kayo na linya. Kasi you began your career, ito po nung PM, became aide of the then President FDR, Fidel Valdez Ramos. That was in 1985 after after the assignment namin noon. Mm-hmm. Kinuha niya ako as an AD-CAM, junior AD-CAM. Nung siya noon, chief siya ng Philippine Constabulary noong time na yon. So that was 1985. Mm-hmm. Inabutan ako ng EDSA sa kanya. Ako ang AD-CAM niya noong time na yun. Opo, that time. Familiar ang mga pangalan. General Catalina Siku kasi yun ay EDSA Revolution. Yung EDSA Revolution. Mm-hmm. Tapos, sinama niya ako nung naging chief of staff siya ng Armed Forces noong 1986. Sinama niya rin ako as AD-CAM din niya ako doon. And then, noong 1988, naging Secretary of National Defense. Yes, sinama rin niya ako. Kasama rin niya ako doon. Halos magkasunod. Talagang magkasubaybay na gusto. SND na naman, po siya. Senior aide naman ako. Mm-hmm. Noong time na yon, meron ng mga junior aide sa amin noon. Sometime in 1990, bumalik ako sa PNP. Transition ng PNP nung time na yun From PC to PNP, nagtatransition na during that time, 1990-1991. Mm-hmm. So bumalik ako sa sa service. Right. Kapitan ako nun . Naging company commander ako sa Mindoro, Tagaytay, Mindoro, yung lugar na yan. And then, naging presidente si Pangulong si General Ramos. Si General Ramos pa. Yun, kinuha niya ako uli. Na-assign ako sa executive assistant ni executive secretary. Executive secretary ni President Ramos ng time na yon. So, kinuha niya ako, tinulungan ko si Secretary Amante. And then, nung umalis naman si Secretary Amante after a few months, lumipat ako sa appointments office, sa Office of the President. Kami naman yung in charge sa pag-prepare ng mga daily appointments, daily activities ng President Ramos ng time na yun. Until for the whole of his presidency, nandun kami. And then, yun nga, after that, bumalik na ako sa PNP. So, kayo naman po ay kay Pangulong Duterte na, given your background, napakalawak na yung tinahak, So, having worked with President Duterte in Davao, you were very familiar with the mayor's aversion to drugs. So, did you find it easy po to tackle the war on drugs? Kasi dineklara ng Pangulo yan, let's declare this war on drugs. Hindi lang siya sa drugs, galit eh. Lahat criminality, galit sa dyan. So, alam namin yung kumbaga yung style niya sa leadership o pamahala sa local government. At saka hindi naman siya masyado nakikilam sa trabaho namin. Right. Basta ibig sabihin, alam niyo naman ang trabaho namin. Kaya kung nga kayo inassign dyan. Peace and security. So, hindi siya masyado nakikilam. Miskin doon sa mga assignment ng mga personnel. Mm-hmm. So,
alam namin ng ano, alam namin ng mandato. But again, ang DDB was mandated to be the policy making po and coordinating agency as well as the national clearing house on all matters pertaining to law enforcement, on control of dangerous drugs or rehab of drug dependents, drug abuse prevention, training, meron pa pa, at saka information syempre. Sa ayon sa Republic Act 9165 kasi ito yung ano eh, ito yung Republic Act na ito yung ano no, yung creation ng DDB tsaka PDEA ito eh. Yeah, of 2002 po. Yeah. Oh, 2002 yung ano Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Okay. Ang Dangerous Drugs Board nga as you mentioned, ito yung policy making ano, policy making body at saka strategy formulating body ng government. And then there is the PDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang implementing arm naman ng DDB. Siya din ng ano, siya rin ang lead agency sa pagpapa sa mga papatupad. Law enforcement, pagpapatupad ng ano no, ng batas and regulation tungkol sa drugs. Right. Tapos in support ng ano diyan? Ang in support ng Philippine National Police, ang NBI, ang Coast Guard, yung Custom o ibang ahensya. And then merong ano eh, meron tayong 12 seven, agencies. Or 8 na po may 12, national agencies. May 12 national agencies and departments na member ng board. Right. Plus, merong dalawang consultant agency. Mm-hmm. Merong NGO, yung IBP. No? IBP kasama natin. Wow. At saka merong tatlong permanent member. All in all, ano 17 ang, ano, marami na. Ang composition ng board. Board. So, marami. Doon sa... Doon sa 12 agencies na binanggit ko, yung 9 agencies, kasama dyan yung DILG, DND, DOH, DepEd, mga ganyan. Parang ito, Department of Finance kasama rin po. DFA, Department of Finance kasama dyan, National Ched. Commission, CHED, ano pa ba yun, Department of Justice. So kasama, 12 Dole, yan, kasi 12 lahat Department yan, Dole. Labor, syempre, kasama right. yan, yes. So ito yung ano, ito yung composition niya. At yun nga yung ano no, yung nung na-assign ako diyan sa DDB noong January 2018, ang isang inuuna naming ano diyan eh, ang isang pinaprioritize ko diyan eh, yung magkaroon tayo ng ano, yung national strategy. Mm-hmm. Sa pag-counter dito sa sa illegal drug program natin. Okay. Pero hindi, meron namang dating ginagamit yung previous administration. Yung NADPA, no? Yung National Anti Anti-Drug Action Plan. Action Plan. So, 2015 o 2014 yata ito. O, nung tinignan namin kasi hindi, ano eh, hindi applicable sa kawa. Parang walang ngipin, gano'n. Walang support, kamay na bakal. Support, walang support element. Walang support element siya. Right, okay. So, ginawa namin yung, ano, yung Philippine Anti-Drug Strategy, yung PADS na tinatawa, gano'n. Okay. At, napakubera natin ng, Executive Order EO number 66 yung ano na to na pinirmahan ni Presidente Bismono October 2018. Ah, wow. So, immediately after your appointment, ang bilis, meron kayong EO agad na, kasi hindi kayo makakatiyos pag Executive Order. Oo, parang ganun nga eh, wala tayong kumbaga, wala kang roadmap eh. Right. Wala kang blueprint kung saan ka magsisimula. At saka yun ang palaging tinatanong ng ibang agency, even yung ibang mga sa international organization. Yun ang tinatanong. Anong, lalo anong, na UN, United Nations. Yes, oo. Wala kang may Executive Order naman. By the way, ano pa rin, isa yan sa ano pala, isa yan sa mga United mandato rin ng DDB. We participate sa mga ano regional and international convention, mga meetings, mga conferences pertaining to anti-illegal drugs. I'll remember ito po, General Kuy, itong nung December 2020, DDB and PDEA had a joint statement following the decision of the UN Commission on Narcotics Drugs to remove ito pong mga marijuana or cannabis from scheduled
Ano ba ibig sabihin po nito? Medyo malalim. Four of the 1961 single convention. Ano yan eh? Merong tinatawag na mga schedule eh. Actually, yung parang classification niya ng mga substances. Okay. So, merong 1961, merong 1971, at saka 1980 na United Nations Classification Convention. Itong Schedule 1, up to Schedule 4, ito yung classification ng mga different substances. So, yung cannabis kasi nasa Schedule 1 and nasa Schedule 4. Ah, so, itong Schedule 4, halos the same substance na nasa Schedule 1, except that pag napalagay ka sa Schedule 4, ikaw eh, wala kang therapeutic or medical value. Walang value. Oh, so itong sinasabi nilang last resolution ng UNODC noong December 2020, okay. tinanggal nila. Bakit po? Na-remove. Kasi meron silang nakita na merong konting value nakita. So nilipat siya. So, tinanggal siya sa ibang listahan. Nasa Schedule 1 pa rin siya. Ah, okay. Considered dangerous drugs pa rin siya. Pero meron siyang konting nakita na potential na medical use. Cannabinoids. Merong medicinal use na konting nakita. Konti lang. Ano yung medical use na yun? Kasi nakakahaya. Sabi nung iba. Cannabidiol yun. Cannabidiol. Okay. Merong cannabidiol. Cannabidiol is isa to sa mga so many cannabinoids na nakikita sa marijuana. Okay, nakita. So, ito yung nakita ng potential medical benefits. Actually, ginagamit ito sa yung gamot sa certain forms of epilepsy. Even before na itong UNODC resolution na to, actually, pinapayagan naman natin to eh. Pero sabi, hindi na daw po allowed. Allowed yan. Basta as long na nasa medical form na yung substance na yun, gamot na siya, at hindi lalampas ng 0.2% of THC content, ano? Yung tetrahydrocannabidiol, hindi lalampas sa 0.2% na content nung gamot na yun. Alam mo dyan? Malinaw po sa mga nakikinig kasi ang dahil po epilepsy, nagsiseizure, lalo na ngayon, pandemya, natataranta, nagiging stressful, biglang manginginig na. Pwede lang po pala itong ibigay o ireseta. Pwede ibigay ireseta na basta may lisensya yung doktor at saka may mga doktor na pinapayagan tayo yung mga ESTO license. And then saan po yan nabibili? General? Paano po? Let's say meron siya. Sa abroad dyan. May mga nag-import dyan yung authorized pharmaceutical companies na halo dyan. So, lalo na kung para sa ano yan, ano, yung tinatawag nating yung gamot sa mga terminal illness, yung mga ganon, pinapayagan yan. At saka ano yan eh, yan eh, dumaan na rin sa pinayagan na rin sa FDA. Sa FDA ng US, pati sa atin. Yung CBD oil po, pinapayagan po ba yan? Hindi pa rin. Ano ibig sabihin nun? Basta medical form. Medical form. Yung gamot na siya, tabletas na siya. Okay. Pero yung mga pahit-pahit, mga ganun. Lalo na mga for recreational use, ganun. Hindi pinapayagan. Pwedeng gamitin sa ibang use yan eh. Yung ano, yung hindi lang pahit-pahit. Yung lung problems, nakaka-resolve po yung oil, di po? Yan nga yung argument. Kasi hindi lang naman kami, ang DDB board nga ito eh. No? Yes. We rely on the recommendation ng mga expert and we have the DOH as our member.
andyan ang Philippine Medical Association. Sinoconsult every now and then ang DOH. Right. Kung ano yung kanilang recommendation. Sila mga expert sila yan. Hindi naman lang nag-opo. Kayo lang. So, sila rin ang nagsasabi na meron namang ibang gamot na available. Ayun. So, ibig sabihin, itong mga other gamot na available are already proven ito. Unlike ito tested na and proven. Hindi mo pa. No, meron, maybe meron siya mga short-term cure. Benefit, no? Short-term cure, no? But yung epekto niyan, yung lasting effect niyan, hindi nila alam. Talagang, yung clinical study nila natin. So, pag sinabi ng, pag-related sa cannabis yan, tatanungin namin ng DOH, tatanungin namin ng KMA, yung Philippine Medical Association, papayag ba kayo? Ano masasabi nyo? Right. So, yun. Meron din tayong concern sa law enforcement side niyan. Siyempre po. No, kasi pag pinayagan natin yan, talagang na yan. We were opening the, parang the, opening disaster. The gate and opportunity for other, for abuse. So, CBD oil is cannabis oil that, yan po yan. Oo. Basta hindi pwede siya. Basta hindi. Medical form. Mm-mm. Yung medicine form na siya. Walang, yung low content lang. In other words. Oo, yung not more than, 2%. Actually sa atin, inalaw natin yung 0.2%. Eh. Okay. Yung sa US na 0.1% lang. So, mas lenient tayo. Oo. So, ayan. Kasi yung ibang doktor talaga namang hindi, there are not so many doctors who, na nagpa-prescribe niyan eh. Dahil nga, hindi pa malinaw, ika nga ang test, ang proof na maayos yan after you take it. So, talagang, kayo nga po, yan ang sinasabi niyo, you ask the experts, hindi naman basta agad-agad na kayo ay nag-de-decision. So, ito pong naging sona ng Pangulo nitong July. Ano po yung, how do you assess yung kanyang address and his war on drugs? Marami nga yung nakita namin na sa piling ni presidente, marami pa dapat gawin, ano. Kami we believe na we are in the right direction na, but there's still a lot of things to be done. At parang ano kasi to eh sa amin talaga yung itong drugs yung problema natin sa worldwide. Parang parang ano to eh yung ibang even yung mga ibang progressive na bansa nga eh, no? Ang sinasabi sa amin when we have dialogue with them, sabi nila parang they can only reduce or minimize yung effects ng problem na to, but parang sinasabi nila na parang imposible mawala daw, ganun. Parang poverty or crime, di ba? You cannot totally eliminate itong phenomenon na yan. Opo. So sa drugs naman, pinagsisigapan natin na ano yan, talaga masukpo. Mm-hmm. Kung hindi naman totally, at least significantly mabawasan natin. Ano? Opo. Kasi parang sinasabi nga, may nagsasabi rin na kasi yung drug problem is only a symptom of another problem. Parang gano'n. Nagbigay ng dahilan eh. Well, parang ano, no? Parang, right. Parang totoo nga naman. No? Kasi economic yan. Economics actually yan. Yes, okay. Oh, yung mga involved dyan eh, talagang ang common na dahilan nila eh, yung economics at saka talagang malaki naman ng ano, no? Sure. Yung sindikato niya, malaki naman. Financial, worldwide po yan eh, sindikato. And in fact, general, na-assign po tayo sa ano eh, nang naging pangulo po ako na isang press corps dyan sa Paliparan, sa NAIA press corps. Ah, ganun. Talagang every day, every single day, hindi po pwedeng walang ano eh. Hindi wala, no? Walang, nakakalusot, pero hindi nyo pa time to ah. Ito nakikita sa screen yung kapugihan ni General Kuy. Kita niyo po ba? Naka-on-air. Wala. Mamaya ipapakita namin sa inyo. Pero right now, ayan, mukhang may pinipirmahan kayo dito. Papeles na ito. But again, sa Paliparan, yun po yung gusto kong lang siguro isuggestion. Kasi binisita ko po yung inyong opisina dyan eh. Meron po kayong talagang nakaluklok na opisina. Sa Paliparan po, sa NAIA. Ay, baka ano yun? Wala.
Hindi kasi yung DD, bakit PDA yon? Kasi yung DD, PDA, ano, wala kami field right, offices. Right. Oh, okay. Sa ano lang kami, wala kaming okay. mga operating, hindi kami operating, okay. hindi kami operating yun. Ito. Okay. Akala ko kasi pag sinabing ano. Any case, ayun, alertong-alerto naman din talaga sila dahil nga, karamihan, kasi nga, inter-agency yung naka-assign yun, hindi naman isang pahensya lang, nakaka, ang hirap pong sugpuin. Kung let's say, lumusot sa PNP Airport Police, meron namang customs din. Sino ngayon ang tuturuan sila? Mabuti nga ngayon, Loli, kasi sa ngayon, according sa report ng PDEA, pati na rin ng PNP, no? Okay. Yung mga nakukuha nating mga na-intercept ng mga drugs ngayon, yeah. mga ano yan, finished product na yan galing sa labas. Opo. Unlike dati na... Oh, unlike dati na may mga laboratory dito sa bansa. Oh, medyo ano, medyo mukhang wala na 'yan, no? Wala na. Nawala na 'yan. Kasi sabi nila general nandiyan sa airport ang bilis ng pagdating ng mga illegal drug lord. So, ayan, ay yung ibang mga na actually na nabuwag ng inyong ahensya rin at ng PDEA na mga illegal na laboratory. Katabi lang pala sa may bandang airport. Area nakatira ng villages doon. Yan ay ano eh, yan ay resulta na rin yan sa awareness ng public. Awareness, opo. Kasi ang mga successful operation naman na ganyan, eh, resulta yan ng mga report ng concerned citizen, yes. mga ganon. Opo, sinusubong na nila, naku. Oh, may nakita. Alam na nila yung mga telltale signs ng laboratory. Mm-hmm. Yung mabahong amoy, yung may mga tao na hindi maipaliwanag kung bakit gabi. Palagi nila, ito. Laging, mga ganoon. Sila yung mga nagsusubong sa kung nila. No? Nila. Right. So siguro yung itong mga sindikato naman nila na mas delikado na magtayo ng laboratory. Kaya pinapadala nila rito sa Pilipinas finish. Yan, mm-hmm. finished product Ayun. Na. At isa yan sa ano naman, ano, isa yan sa challenge naman sa ating mga law enforcement. Kasi ang mga sindikato na yan, kung hindi nila may pasok sa seaport at saka airport yan, eh, napakalawak na ano natin. Na-immune. Ating coastal area natin. Exactly, no? Napaka-long coast. Kayo, alam niyo po yun. Long coast line. Oo, mga ganyan. Haba ng ating karagatan. Ang hirap niyan eh. Kaya nga, challenge yan sa not only sa coast, pati sa Navy natin, pati sa PNP natin. Kaya ang kailangan rito ay talagang pakipagtulungan ng lahat ng mga tao sa mga barangay level. Lalo na yung mga coastal barangay, ano? Opo, yan. Silang mga, ano eh, yung mga siguro nabalitaan nyo, yung mga nakakuha na na-recover ng mga cocaine blocks sa, ano, no? Eastern seaboard natin. Yung mga naanod from the high seas, no? Right. So, ito eh. Ibig sabihin, nakakalusot. Paano yun? Okay. Bago yung sagutin lahat ng yan, General, we have to pause for a station break. Yung seaboard at saka Coast Guard natin, gano'n tayo kahigpit o ano po yung mga strategiya of ma-formulate nyo na policies para na talagang mapaigting natin at so supposedly mawala na, pero syempre hindi po gano'ng kadali. Ma-eradicate, minimize. Pero we have to pause for a station break. Huwag po kayo aalis, Secretary Gui. Alright. Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at dumadami ang ating nakukuhang text partners, ano po? At syempre, kapiling pa rin natin ang pinagpipitag ng ating General, the Honorable Secretary Catalino Cui of Dangerous Drugs Board. Welcome po muli sa ating programa, Sulong na Bayan, General Cui. Dito okay, very quickly po, ang dami nagsisatanungan na. Kung kayo, medyo controversial na po ito, pero bago yung controversial, siguro ito muna po yung gusto kong maintindihan pa rin. Ano po? Ito pong we heard, kasi ang inyong isa sa mga staff yata po nagkaroon ng COVID, ano, dahil last year pa yata. How has your department dealt with the quarantine protocols po? Naputol po ba ang serbisyo? Mukhang hindi na yata kayo na absent eh. Kasi nung tanongin si Doris, sabi niya, hindi, lagi kami nandito. Paano yan? Di ba natatakot si General Cui ma-infect? Sabi niya, hindi. Walang takot to eh. Paano po yan? Paano, how do you handle that? Meron naman kasing ano, no? Inoobserbahan namin yung health protocol sa opisina. Okay. Actually, nung after nung ECQ last year,
skeleton na ano lang kami, sports skeleton 30% less yata yung ano yung pumapasok lang sa opisina. Yun lang ano, yun lang mga essential personnel na kailangan talaga na nandoon. Ngayon kami naman ako kailangan ng nagpupunta rin naman ako doon kasi maganda rin na siyempre being the head ng agency and alam din na nandun ka tsaka from time to time may mga pinipirmahan eh siyempre po hindi naman whole day na ano hindi naman whole day kami doon ano siguro ano lang yung ano lang po. You mentioned kanina po part of the board members natin ay na National Youth Commission siyempre yan naman po talaga ang ating tututukan ano mga ano ba yan kasangguni ang barangay SK opo ano po yung mga or barangay na lang po how does DDB work at the barangay level how do you ensure po na yung guidelines are really followed at the grassroots level yeah isa nating veteran journalist from kasama sa ano kasama yung participation ng local government up to barangay level doon sa ating Philippine anti-drug strategy. Doon sa Philippine anti-drug strategy, basically dalawang pillars yung ating tinitingnan dyan, ano, ating natutukan. Yung tinatawag na supply reduction o yung ito yung talagang pagtanggal ng substance sa market sa ating community and the demand reduction. Demand. Ito naman yung demand. Ang target natin dito yung mga tao, mga risky sector, ito yung ating tatanggalin sa ano sa picture. So supply and demand reduction. Sabay yan dapat. So sabay natin ibibigyan ng importance yan. Ngayon, ang approach naman natin sa ating kampanya is whole of nation approach ito. Kasama ang ano kasama nga ang national government, ang local government natin, ang private sector, pati nga religious kasama natin dapat dito. Opo, mga congregation, at mga IPs. Ang labanan dito ay nasa grassroots eh. Yes, dito ang barangay, dito papasok ang barangay. Right. Kaya andito rin ang mga youth natin eh, nakakalat lahat dyan eh. Ang National Youth Commission kasama natin sa member ng board dyan at very ano no, very very important ang kanilang participation. I would like to mention na part of the mandate ng PADS eh yung pagkakondak ng survey no survey sa pattern at saka yung ano yung trend ng ating drug abuse. Andito nakita natin dito sa survey na to. Ano po? Na kinondak natin noong 2020. Actually natapos ng ano eh we started the survey gathering of data December 2019 pero actually natapos yung data gathering February 2020 na, just before the pandemic, buti ang natapos natin. Ba, buti po nakahabol. Ano po ang nakita natin sa datos? And nailabas natin yung resulta nito mid last year. Okay. And ano yung nakita doon sa trend na yan? Okay. Tama yung ating mga suspicion, yes. Tama yung ating hinala na ang youth ang talagang most ano susceptible na vulnerable. At risk talaga sila, vulnerable talaga sila. So, sa mga naging lahat resulta karami ang youth ang talagang pinaka delikado. Lang opo. Ano po ang ating yun na formulate survey? Yung sa survey na yan dito natin lumabas kasi ano na to eh we are nung kinandak natin to we are already on the third year nung ano okay, nung ating yung administration. So lumabas dyan na at that time February 2020 there were 1.67 million current users. So ano na to, iba't ibang klase na to, mga heavy, mga occasional user, basta 1.67 sila. Okay. And during that time also, meron tayong nakita na 4.7 million na gumamit ng drug one time or sometime during their lifetime. So 4.7. Yes. Okay. But ang importanteng number dito yung 1.67 eh. Kasi ito yung ano, ito yung current user ngayon, during that time. Ngayon, time. Yes. Maaari. So sa ano na sa 1. Sa number na yan. Number. Medyo ano yan, it's a significant reduction. Reduction. Oh, alarming pa rin yan, but it's a significant reduction dun sa inestimate natin at the start of the administration. Ayun. Opo, so ang laki rin significantly bumaba din po dahil yan yung sa survey ano. And then yung sa survey na yan, nagulat din kami kasi nakita natin dito rin sa survey na to na mayroong mga ano may mga activities na
leading to drug use eh. Okay. Kaya kasama yan sa mga sinamik natin, mga recommendations, lalo na sa DepEd, sa CED, na ano yung mga risky behavior that will lead to drug abuse. Smoking at saka alcohol. So the younger, the younger the individual starts smoking or drinking, most probably, malaking chance nito na magiging, it will lead to drugs. Kaya, pag nakita natin yung mga kabataan na nagsisigarilyo na, nag-alcohol na, tutukan na yan. Kasi, it will lead to drugs. Ayan, ako, napaka-importante po sa ating mga bayaning manggagawang tinatawag na OFWs. General Kuy, lahat po sila ay nasa labas namin. Bansa, 10 million yung mga OFWs. Hindi nila matutukan. Yun po yung mga sumbong na nakukuha natin, ma'am. Hindi na namin matutukan yung mga anak ko. Padalang ko lang 2,000. Nagpapasalamat dahil nakabili daw sila ng high-faluting name ng ng drugs. Akala naman nung nanay, pang pa-vitamin sa'yo. Anak. Sige, anak. Galingan mo at para sa eskwela, maayos kayo. So, tama po kayo yung youth ng ating mga kabataan. So, mag-uumpisa po yan again. At sila rin yung sila yung high risk atin. At sila rin yung malaking maitutulong. No? Exactly. Kasi meron tayong mga ngayon, meron tayong mga organization, may mga NGO tayo na mga youth, ano? Sila yung ang mga movers ito, mga kabataan eh. Mm-hmm. Kaya ito yung malaki malaki yung nagagawa ng National Youth Commission para magamit natin itong potential leaders of this country, dapat alagaan natin talaga sila. Yung mga karamihan sa cause ng drug addiction is yung mga peer pressure sa mga kabataan. Opo. Kasi yayaan yan at saka palakihan ng ng mga they want to belong. Siyempre parang ganun ang dating. Yeah. Saka lolo, I would like to mention also take my opportunity to know na yung kasi ang lagi natin natututukan, ang lagi napapadyaryo yung mga activities related sa law enforcement sa supply reduction. But meron tayong equally important activities na tinututukan din, yung demand reduction. Yun, demand. Which involves yung rehabilitation. Rehab. Mm-hmm. At reintegration ng ating mga drug drug dependents. Right. Sa rehabilitation, dito malaki ang role ng Department of Health at saka ng local government units. Kasi nung araw, pag narinig nating addict, kaya nasa isip natin, ipasok agad sa rehab center, di ba? Parang yun ang automatic reaction. Ngayon po. Hindi ganun Kasi we found out na dapat i-assess mo muna kung ano ang degree ng dependency nitong tao. Baka naman kaya, mababaw lang, napainom lang, napasali. Occasional user lang ito. Hindi naman talaga involved. So, lahat ng mga suspected drug dependent, mag-a-undergo sila ng drug dependency examination. Okay. So, meron po ba kayong training na sinasagawa in relation to that? May training na ginagawa ang DOH diyan. Meron tayong mga physicians na na-train, mga health workers sa local communities na ma-train mag-administer ng drug dependency examination. So, ang statistics diyan sa United Nations statistics of the sa mga drug dependents, only about 95% will not require actual hospitalization. Maliit na porsyento lang ang talaga nangangailangan. Ito yung mga severe cases. So the rest will require either outpatient treatment or yung ating tinatawag na community-based rehabilitation program. Ano yung community-based rehabilitation program? Ito yung kumbaga, pwede kang parang take-home exam ito Palliative. Parang doon na lang. Parang work from home ito. Home. Okay. Before the pandemic, itong mga LGU na nag-conduct ng community-based rehab program, meron silang facility na doon nila i-gather. Itong mga participants na ito. Assemble. Twice a week, three times a week. May mga counseling yan.
yun. Ang ganda. Opo, yan ang kailangan. So, kasi then, minsan kulang sa pansin talaga yung basic na pangangailangan ng bata eh. Dahil nga wala yung nanay nag-abroad or nasa ibang lugar. Ang pagkakaiba nito is they can go home. Ayun. They can work, they can study kung nag-home makapasok sila. They can go home. Pwede and po. Then, magre-report na naman sila on certain time. No? Minomonitor sila. Monitor. In charge. Oo. Oh, ang nagpapatakbo nito. Discipline na rin po yan, po ba? Oo, discipline na rin. Kasi, mamaya mandaya ka. Pasok ka doon. Ang nag-handle nito yung anti-drug abuse council sa municipality and locality. Sila yung kasama to sa nila. So, ito yung ating ito yung malaking role ng local government units natin na maging operationalize, ma-operationalize nila yung Anti-Drug Abuse Council kasi ito yung mechanism na na makaka-comply sila sa kanilang responsibility sa Philippine Anti-Drug Strategy. Right. At saka awareness po general eh. Kasi alam awareness. Po naman din ang lahat na merong ganyan pero parang kulang ng information campaign ang ating mga local na pamahalaan na meron palang ganyan facility. Punta kayo doon. Ay, kasama yan sa nakita natin doon sa survey na nabanggit ko, no? Yung awareness. Awareness. Doon sa, by the way, itong survey na ginawa natin, malaki ang population kinuha natin dito. Okay, 9,300. Aba, ang laki. 9,300 ang respondent natin dito. Yung malaki, ha? Hindi, biro lang. Yung ibang mga survey na naririnig natin. Mga 1,000 lang. Wala pang 2,000 yun eh. Ito nasa 9,000. Paano po kayo nakagather ng ganyang kalaki? Lahat interesado or somehow? Tinulungan kami ng DSWD at saka PSA, no? So sa 9,341 na participants sa survey na to, age 10 to 69 ang age bracket na kinuha natin, ano? Bata. So meron kaming 95% confidence level dito at saka ang margin ng error nito, ilan? Plus or minus 1.01. Wow, 1.01. Oh. Congratulations, imagine. Ang laki pati ng respondents, ang dami. Oh, confident kami sa result nito, no? Anong sinasabi ng survey? Ang sinasabi ng survey doon sa na-survey na respondents, 65% are aware doon sa government's anti-drug campaign. So at least aware sila na mayroong anti-drug campaign. Mm-hmm. At saka dyan sa aware na yan, sa mga nabi na aware na yan, ang sabi nila, 81% agree doon sa direksyon na ginagawa ng gobyerno. So nag-agree sila. Galing. Opo. So, dito po, dito yung na-survey sa ating NCR. Okay. Kaya nga nagsasabi nila na failure daw ang pero ang aming mas naniniwala kami doon sa doon sa sector na to. Kasi sila yung affected eh. Sila ang sinasabi nila. Mm-hmm. 8 out of 10 Filipinos express satisfaction on our anti-illegal drug campaign. This is based on the survey na ginawa natin, no? Hindi ito yung hindi politiko yung kausap natin. Okay, po. Mga tao talagang nandyan. Tao talaga. 10 to 16 nga po eh. Hindi ganyan magsisinungaling yan. Oh. Talagang sasabihin nila ito. Anyway, how do you live? Ito po, pagka siyempre nasabi nga adik eh, may ang sakit pakinggan eh. How can they live with that stigma of being an addict? Society natin is forgiving one. Tayo naman, we're known as Filipino Christian. Hindi na natin ginagamit actually yung word. Term na addict eh. Okay. Drug dependent. Recovering drug dependent. Kasi nga may stigma nga eh. Right, at saka yung sa before the pandemic kasi ang karamihan kasi sa activity ng DDB, kami, advocacy eh. So, puro meeting yan, okay. Puro talk to group of people, ganyan. Sa totoo lang, naapektado ng pandemic yung ating activity. Yes. Natigil itong CBRP, yung community-based rehab, natigil muna eh. Pwede. And for some time last year during the height of the pandemic, nag-stop muna ng acceptance, admittance sa mga rehabilitation facility natin. Para maiwasan yung pagkaalat ng COVID. Opo. So apektado lahat talaga. Ngayon, ECQ na naman, ganun din po. Oh, pero may Zoom naman po, or digital, Skype.
Hindi, kasi yung namagit mo nga kanina, hindi na natin ginagamit yung word addict nga. Opo. Saka parang binigyan natin ng ano eh. Ng, sa advocacy natin, sa mga... Alisin na natin. Kasi sinasabi natin. Mm-hmm. Sinasabi natin na itong mga drug dependents are ano eh, victims. Ano sila? We help them recover. We help them reintegrate, recover and reintegrate ulit sa ating society. Okay. So, hindi natin sila, inaalis yung stigma. Inaalis natin kumaga. Yung masakit na salita. We don't need that. Oh, at least yeah. Yan. Okay. But, talk about to pong mga nahuli naman. Halimbawa, nakapag-seas ng mga nakasamsam. Paano po ba yung custody? Ano po yung policy yun dyan? Kasi, nagulat tayo naririnig na yung mga nakakuha. Katulad nito, 1.5 yung nahuli o na-seas dyan sa Bulacan recently. Mm-hmm. 1.5 billion. Yun yata po yan na mabuhana. Pagka na-seize na ganyan po yung mga items, ano po talaga yung rule of thumb? Custody? Yan eh, ano eh, tinaturnover yan sa, ano, tinaturnover yan sa PDEA. Ayun. At after the yung court clearance, i-dispose yan, susunugin yan eh. At sinusunog yan sa, ano eh, naka-attend ako niyan several times doon sa pag-burning ng mga drugs ano, doon sa Cavite. Opo. Sa Tres Martires, merong incinerator doon. Yes. Na doon mo ilalagay lahat ng substance, pati yung lagayan kasama. Kung okay. Walang ititira. Walang ititira kasi may traces yun eh. Pwedeng madut-dut pa yun. Oh, na ano yan, traces yan eh. Saka ano ha, very strict ang pag-handle niya doon pa lang sa yung custody niya, yung sa, kung makikita mo yung storage niya sa PDEA, doble-doble ang ano yan, ang security niya, yung padlock niya, kung ano-ano. Hindi mo basta mailalabas yan. So, once na ma-accept na yan as evidence, ano, and then papayagan ka ng court na, sige, pwede mo nang i-dispose sa sumugin yan. So, ganun. So, pati po yung talagang naka-involve doon, talagang i-clear sila bago sila umalis ng incinerator para baka naman may nailagay sila sa pulsa nila. Oo. Maraming nanonood sa'yo doon. CCTV and all. Oo, naka-video yan. Pag-dispose niya, no? Talagang ano, binibilang. Bago nila ilagay niya sa incinerator. Tinitimbang uli yan eh. Again. Kung gaano, yes. Kung exactly, oo. Baka na huwag. Right. At saka naka-record lahat yan kung anong case involved yung drugs na to, mga gano'n, naka-record yan. So, to the letter, ika nga, ano po. Okay, ito pong isa, bago ko kayo pakawalan, we have 60 seconds actually for your parting shot, pero itatanong ko na lang siguro ito sa text na lang. Mukhang mahaba-haba yung tanong niya. Siya ay nag-enjoy sa pag-explain nyo daw po, lalo na sa pagdating sa formulate ng policies, ano, malinaw na yun ang mandato nyo. So, nagpapasalamat siya. Eh, pero, ito po, ano pong balak nyo po ba pagkatapos halimbawang mag-retire na kayo dyan, kayo po ba itatakbong senador o kasi election po sa 2022 o ano po yung mga iba pang gusto nyo pang gawin, General? Ako? Yes. Ay, tutuloy pa yung jogging ko. Nag-jogging ako palagi. Maganda yan. Saan po bandang Campaginaldo ba yan? Ako, wala akong kaplano-plano so ganyan, ano. No so, plan up your term in. Opo. No, yes, you don't want to teach. Hindi na po. Wala. Magpahinga lang muna siguro. Ayan, pahinga muna po. All right. That brings to a close. Kulang at saka bitin. May mga tanong po siguro. I-forward ko na lang po sa inyong email. Yes, through Doris. But next time ulit. Pwede naman next time ulit. Please, we will do. You need us and we need you dahil gusto natin mapaigting at hindi mapahamak dahil dangerous nga po yung inyong ahensya. dangerous. Ayaw natin mapahamak sila. So, salamat po dahil ang sarap pong inyong kwentuhan. We will have this part siguro on the next episode. Thank you so much, General. Thank you so much po. Salamat. Good day. Right. God bless po. Yan po si Honorable Secretary Catherine Cui, ang chairman ng Dangerous Drugs Board. Thank you sa ating naging kaagapay, Engineer Fred Bellamala, Rashid Loxin, siyempre si Tina kanina at si Jam, and ating chairman D. Edgar Cabangon. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan!